Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ipatuloy pa rin ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi po ng ating bansa at umiihip pa rin hanggang dyan po sa northern part ng Mindanao, pero unti-unti na po na humihina ang epekto nito. Sa mga susunod na oras o kaya po ay araw ay mababawasan na rin po ang mga pag-uulan, lalo na po dito sa northern part ng northern Luzon na halos buong linggo rin po na inulan. Epekto po yan ng amihan. Posibleng magsimula na po na gaganda ang panahon, lalo na po bukas dito sa May Cagayan. At sa darating po na Marso ay opisyal na tayong tutungo sa tag-init season at tuluyan na po na mamamaalam ang amihan. At ito naman po yung pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, may shear line po dyan sa eastern section ng Visayas at Mindanao o yung salubungan ng malamig na amihan at mainit na easterlies na dahilan po ngayon ng mga pulo-pulo ng mga pag-uulan dyan sa May Caraga, Samar Provinces, Leyte, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Bohol, Cebu, Negros, Panay Island, at dulot naman ng amihan ay makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Calabar Zone, ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. At mamaya ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon at Mindanao. Pero dahil sa shear line at amihan ay may mga pag-uulan pa rin dyan sa May Caraga, malaking bahagi ng Kabisayaan at Southern Luzon, maging po sa ilang bahagi na lamang ng Cagayan. At mamayang hapon, mas maraming lugar na po sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Cagayan Valley ang makakaranas ng mga pulo-pulo na mga pag-uulan. Kaya ba yung pag-ingat po dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pago ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa malakas na amihan ay matataas pa rin ang mga alon sa seaboard po ng halos buong Luzon, mula po dyan sa western seaboard ng Palawan, Mindoro, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Region, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Batanes, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, lalo na po sa northern part, Catanduanes, Albay, Sorsogon, hanggang dyan po sa may Surigao del Norte, ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 5 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!